Sir, kumusta ko lang yung pagsuko nitong alleged gunman ng kaso ni Chris Bundokin? Ano na ho yung update natin? Kahapon ho ba siya sumuko? Opo, bandang alas 6 po ng hapon ay kasama po ang kanyang kasawa, yung po ang kanyang kapatid, yung kanilang barangay chairman din po sa Bansud, Oriental Mindoro, siya po ay nagpakita sa tanggapan po ng NBI National Capital Region Office dito po sa Maynila. At ang sinasabi po niya ay wala po siyang kinalaman doon po sa pagkakabaril noong Mayo 31 sa Calapan City, dito nga po sa kasama natin na si Chris Bundokin. At saro naman po ay nakahandang makipagtulungan sa NBI upang malaman po natin ang lahat ng detalye at katotohanan po sa nasabing insidente. By the way po, ito pong ginawa ni Isabelo Lopez Bautista na voluntary appearance po na matatawag natin ano, sa NBI, ay matagal na po natin itong pinananawagan po sa kanya. At sinasabi nga po natin noon pa, kung totoo ang kanyang version na siya ay walang kinalaman dyan, ito naman po ay lalabas at lalabas ang katotohanan. At mas mainam na maaga pa lang, sabihin na niya ang kanyang palig at nalalaman sa insidenteng ito. So on that note ko, tayo po ay nagpapasalamat po sa kanyang ginawang desisyon. Meron ho ba siyang binanggit na other suspects o mas involved dito sa kaso ng pagpaslang sa ating kapatid na media man na si Chris Bundokin? Oh, well, sa aspeto po yan, tahimik pa po siya sa bagay na yan. Ano? Kasi nga po, sabi ko nga po sa kanya, kung hindi ikaw, sinasabi mong hindi ikaw ang bumaril, ay sino? Diba? So, tayo, ito naman po ay naniniwala tayong maliliwanagan natin in the coming days dahil nandiyan lang naman na po siya sa NBI headquarters po dito sa Maynila. So, magkakaroon po tayo ng mas mahabang panahon na makausap siya at malaman natin ang iba pang detalye rito, particular kung sino naman sa iniisip niya ang posibleng bumaril dito sa ating kapatid sa hanap buhay. I'm sure po na in the coming days ay sa tulong po ng kanyang abogado na alam po natin ay ngayong araw dapat nagpakita doon sa NBI, no? Ay mabibigyan po siya ng tamang guia or guidance kung paano po niya sasagutin ang mga akusasyon ngayon laban sa kanya. Kakasuhan na ba itong suspect na ito? May kaso na po ba siya? Sasampahanan siya ng kaso? Alam mo, magandang tanong yan, kapatid. Ano? Kasi gusto ko pong ipaalam sa ating mga kababayan, wala pa po siyang formal na kaso hanggang ngayon. That is why, kaya nga po kanina, ang binanggit ko na rito, kapatid, ay voluntary appearance, ano? At hindi po voluntary surrender dahil nga po lumalabas po na hanggang ngayon pala, yun pong piskalya ng Calapan City, hindi pa po na isasampa sa korte yung information for murder and frustrated murder laban dito kay Bautista. So, lumalabas po sa batayang legal po at saka technical, siya po ay walang kaso at wala rin po siyang warrant of arrest. So, ano ho ang ibig sabihin nito sa progress ng case na pagkapaslang sa ating kapatid niya si Chris Bundokin? Ibig sabihin ho nito na parang malaking breakthrough na to sa case at maaring mabuksan ang pintuan sa mas malalim na investigasyon? Tama ka dyan, kapatid. Ano? Welcome na welcome po sa atin itong decision ni Bautista sapagkat sa tulong po niya ng kanya pong mga magiging testimonya, mas magiging malinaw po sa atin ang mga sirkumstansiya at mga detalye ng pagkakabaril kay Chris Bundokin. Ano? At yes, tama ka po. Moving forward po, mas malaki po ang chance na mapabilis po ang resolusyon ng kaso po nitong si Chris Bundokin.